Ito na mga boss, dahil nga po sa sobrang naging matunog at talaga namang pinag-uusapan ang pagkasuspindi sa Japan Boxing Commission, ang ating pambato, dating 3 Division World Champion, Jonariel Cuadro Alas Casimero, dahil nga po yan sa overweight sa kanilang laban ni Saul Sanchez. Na dahil nga po dyan mga bossing, ay nagkasilipan na nga po ngayon ang mga fans at mga basher ni Cuadro Alas Casimero. Nabanat nga po ng mga basher nitong si Cuadro Alas ay napaka-unprofessional nga raw ito. Kaya naman napilitan na ring halungkatin ng mga solid supporters ni Cuadro Alas. Sabay ipinagmumukha nga po ng mga fans ang nangyari kay Luis Pantiranere. Naalam nga po nating lahat mga boss na nagkaroon ng lifetime ban itong si Luis Pantiranere sa bansang Japan dahil sa kanyang pag-overweight. At di lamang yan mga bossing, dahil alam naman nating lahat na nagpositive itong si Luis Nere sa ipinagbabawal na dahon. Naalam rin nating lahat mga bossing nang piliin itong si Luis Nere na makalaban ni Naoya Inoue, ay bigla nga pong nawala na parang bula ang lifetime ban na ipinataw dito kay Luis Pantiranere. Muli nga po itong pinapapasok sa bansang Japan para makalaban ni Naoya Inoue. Samantala mga bossing, ito na nga ang mas matinding sinisilip ngayon ng mga solid supporters ni Cuadro Alas sa isa nating pambato na si Marlon Tapales, kung saan taong 2017 ay nag-overweight nga po itong si Tapales sa kanilang weigh-in ni Japanese fighter Shohei Omori para sana ito sa WBO bantamweight title. Didepensahan nga sana ni Tapales ang kanyang titulo kontra sa Hapon, bagamat natuloy pa rin naman ang kanilang bakbakan mga bossing, kung saan ay iniligpit nga po ni Tapales itong Hapon sa round 11. Yun nga lang mga boss, naging bakante ang WBO title dahil nag-overweight nga po itong si Tapales. Na ito nga po ngayon ang sinisilip ng mga supporters ni Cuadro Alas, na bakit nga raw hindi napatawan ng suspension si Tapales, na isang Japanese fighter pa ang kanyang nakalaban. Dito na pumasok ang mga pagdududa ng mga fans ni Casimero, na talaga namang gagawin umano ang lahat ng bansang Japan, wag lang makalaban ni Naoya Inoue ang ating pambato na si Cuadro Alas Casimero. Di lamang po yan mga bossing, mas lalo nga pong lumala ngayon ang mga haka-haka nang maglabas nga po ng pahayag ang manager promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Uhashi. Na ayon nga po sa pahayag nitong si Uhashi mga bossing, wala umanong laban na magaganap sa pagitan ni Naoya Inoue at Casimero. Kaya naman lalo nga pong pinagtatawanan ang kampo nitong si Naoya Inoue. Samantala mga bossing, tungkol naman sa napabalitang laban ni Naoya Inoue kontra kay Sam Goodman, wala pa rin daw umano itong linaw mga boss, dahil hindi pa nagkakasundo ang magkabilang kampo. Kaya naman posibleng mauwi nga raw ito sa isang first bid.